accidentally meet with Mr. Antipatico. Biglang hinila ng binata ang tindera ng suman papasok sa kaniyang kotse. Sinampal ng tindera ang isang antipatikong binata. Dahil doon ay nagalit ito at sinagasaan ang kaniyang paninda. Saka hinila ang babae papasok sa kaniyang kotse at pagbayaran daw nito ang ginawa. Ako nga pala si Misha at ito ang aking kwento. Chapter 1. Madaling araw pa lamang ay abala na sa pag-aayos ng kaniyang panindang kakanina suman at gulay si Misha. Dadalhin niya ang kaniyang paninda sa palengke. Kailangan kumayod ni Misha dahil sa kanya lamang nakaasa ang kaniyang pamilya. Lahat ng bayarin ay si Misha ang nag-oobliga. Kaya wala nang balak pa na mag-asawa si Misha. Gulay! Suman! Sigaw ni Misha habang naglalakad sa kalsada. Patungo si Misha sa palengke dahil nandun ang mga suki niya. Naglalakad lamang ang dalaga para tipid sa pamasahe. Hindi naman kalayuan itong palengke mula sa kanilang bahay. Misha, pagbilan nga! Tawag sa kanya ng isa sa mga suki niya sa daan na si Mang Karding. Magandang umaga ho, Mang Karding. Ano pong sa inyo? Tanong ni Misha. Magandang umaga rin sa iyo, iha. Ganting bati ni Mang Karding kay Misha. Ibinaba ni Misha ang bilao na dala upang makapagpili si Mang Karding. Tanghali na nang dumating si Misha sa palengke dahil kung saan-saan pa ito nagsusuot. Kailangan pa kasing puntahan ni Misha ang mga suki niya para kahit papaano ay makabenta naman ng dalaga. Ano ba yan? Tinanghali tuloy ako. Maktol ni Misha sa kaniyang isip. Inagawa na tuloy si Misha ng pwesto kaya humanap na lang siya nang pwedeng malapagan ang kaniyang bilao. Habang naglalakad si Misha ay palinga-linga siya sa paligid upang humanap ng pwesto. Ngunit bigla na lamang napaupo si Misha sa lupa at tumilapon ang lahat ng kakanina kaniyang paninda dahil sa lakas ng pagkabangga sa kanya. Aray! Namimilipit na daing ni Misha dahil sa lakas ng pagkabangga sa kanya ay sumakit ang kaniyang pangupo. Are you okay, miss? Tanong ng lalaking may matipunong katawan. Maputi at matangkad ito. Sa tingin mo ba okay lang ako sa lagay na to, ha? Pagsusungit ni Misha sa lalaki. Hindi man lang tinulungan ni Alki si Misha na makatayo. Look, I'm sorry. I didn't mean it. Hinging paumanhin ni Alki kay Misha. Ang lawak-lawak ng daan. Kailangan mo ba talaga akong panggain? Mulag ka ba? Matapang na hinarap ni Misha ang lalaking kanina pa nakatayo sa kaniyang harapan. Hindi man lang pinansin ni Misha ang paghingi ng tawad ni Alki. Excuse me, ikaw tong hindi tumitingin sa dinadaanan mo. Kung san-san ka pa nakatingin, humihingi na nga ako ng sorry. Nagmamatigas ka pa dyan. Pangangatwira ng lalaki kay Misha. Mukhang naiinis na rin ang binata. Aba, at ako pa ngayon ang sinisisi mo. Tingin mo nga yung paninda ko. Itinuro ni Misha ang mga nagkalat na kakanin at gulay. Sinunda naman ito ng tingin ni Alki. It's not my fault, miss. Kasalanan ko bang tatanga-tanga ka? Aba, at tinawag pa si Misha ng tanga ng isang pangahas na lalaki. Si Misha pa ngayon ang sinisisi ni Alki gayong parehas naman silang may mali. Anong sabi mo? Kunot noong tanong ni Misha sa lalaki dahil mahina ang pagkakasabi nito. Kaya hindi ito masyadong naintindihan ng dalaga. You heard it, loud and clear. Wika ni Alki sa baritong boses nito. Nagtinginan na ang mga taong nasa paligid nila dahil naagaw na nila ang atensyon ng mga ito kung kaya't biglang umalis si Alki. Mabuti na lamang at nakasuot ng Ray-Ban ang binata kaya hindi nakilala ng mga tao si Alki. Kilalang kilala pa naman si Alki bilang successful businessman sa buong bansa. Mabilis nilisa ni Alki ang lugar na iyon upang makaiwas kaagad sa gulo at hindi kaagad makilala ng mga tao si Alki. Hoy mister, bayaran mo itong mga paninda ko na sinira mo. Pahabol na sigaw ni Misha sa lalaki subalit nabigo si Misha dahil hindi na lumingon si Alki at nagpatuloy na sa paglalakad. Ang walang hiya yun? Hindi man lang ako binayaran? Galit na wika ni Misha sa kaniyang sarili habang pinupulot ang mga nagkalat na mga kakanin at kulay. Nanghihinang umuwi si Misha sa kanilang bahay, dala ang mga kakanin at gulay na nasira dahil sa antipatikong lalaki na yun. Habang nagmamaneho ng kaniyang sasakyan si Alki,
hindi niya maiwasang mainis dahil sa eksenang kanyang kinasasangkutan. Hiyang-hiya si Alki sa nangyari kanina dahil sa pagsigaw sa kanya ni Misha. For his 40th years of existence, ay ngayon lamang nasigawan si Alki ng isang estrangherang babae. Hindi lubos akalain ni Alki na mangyayari iyon sa kanya sa harap mismo ng maraming tao. Damn that woman! She embarrassed me! Nanggagalaiting wika ni Alki sa kaniyang sarili. Pauwi na ngayon si Alki sa kaniyang mansyon dahil inutusan lang naman si Alki ng kaniyang nanay Taling na bumili ng sitaw. Pero umuwi si Alki na walang nabili dahil sa nangyari. Dumating ka na pala, iho. Nasaan na yung ipinabili ko sa'yo? Tanong ng kaniyang yaya Taling. I forgot, nanay. Maybe next time, I will buy you a 2 bundle of beans. Walang ganang sagot ni Alki sa yaya niya. Isang tali lang naman ang ipinapabili sa kanya ni yaya Taling. Hindi 2 bundle. Lihim na natawa ang yaya ni Alki dahil sa sinabi niya. Ayos ka lang ba, Alki? Bakit parang irritable ka? Hindi sinagot ni Alki ang tanong ng kanyang yaya. Bagkos, hinayaan na lamang niya ito. Ganito ka-cold kausap si Alki. Para kang nakikipag-usap sa hangin. Simula kasi nang iniwan si Alki ng kaniyang kasintahan ay nagbago na rin ang ugali ng binata. Kahit ang sarili nitong mga magulang ay hindi na rin maiintindihan si Alki. Bigla na lang itong nagsusungit at nagagalit, kaya takot kay Alki ang kaniyang mga empleyado. Sa kabilang banda, hindi naman maipinta ang mukha ni Misha nang makarating si Misha sa kanilang bahay. Dismayadong dismayado ang dalaga dahil sa nangyari sa kanya kaninang umaga. Unang beses iyon na nangyari sa tanang buhay niya. O anak, bakit naman ganyan ang mukha mo? Halos hindi ka na maipinta. Nagbibirong wika ng kaniyang inang, si Aling Melba. Paano ba naman kasi, nay? May bumangga sa akin. Tingnan mo naman yung paninda ko. Hindi man lang ako binayaran ng lalaking antipati ko na yun. Nagigigil na wika ni Misha. Lalo pat si Alki ay hindi nito binayaran ang paninda ni Misha. E di kainin na lang natin. Sayang din kung itatapon mo lang. Wika ni Aling Melba sabay kuha ng dala ni Misha na bilao at dinala sa kusina. Kumanda sa akin ang antipati kong lalaki na yun. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa akin. Mula sa kusina ay narinig ni Aling Melba ang tinura ni Misha. Hayaan mo na lang, anak. Eh, baka naman hindi niya lang sinasadya na banggain ka. Wika ni Aling Melba. Sobrang sakit ng pangupo ko dahil sa lakas ng pagkakabangga niya sa akin. Tapos sasabihin niyong hayaan ko lang. No way, inay. Galit na wika ni Misha habang nagpapalit ng damit. Napailing na lamang ang kaniyang ina dahil sa tinura nito. Pagbabayarin talaga ni Misha ang sinumang umagrabyado sa kanya. Lalo pat naghahanap buhay lamang naman si Misha. Teka, bakit parang kinakampihan niyo po siya, nay? Sino ba ang anak ninyo? Ako ba o yung lalaking antipati ko na yun? Hindi na sumagot si Melba sa tinura ng kaniyang anak. Mas minabuti ni Melba na tumahimik na lamang at baka kung saan pa makarating ang kanilang usapan. Chapter 2. Hindi malaman ni Misha kung saan siya ulit kukuha ng pampuhunan sa paninda niya. Problema pa ni Misha ngayon dahil malapit na ang bayarin sa kanilang kuryente at tuition fee ng bunso niyang kapatid. Anak, gamitin mo muna itong naipon kong pera. Matagal pa naman ang due date ng kuryente natin. Ako na ang bahala sa tuition fee ni Yesha. Wika ni Aling Melba sa kaniyang anak na si Misha. Laking tuwa naman ni Misha nang sabihin iyon ng kaniyang ina. Naku, nay, maraming salamat po. Hayaan ninyo at ibabalik ko rin ito sa inyong pera na to. Masayang niyakap ni Misha ang kaniyang ina sa kahinagkan sa noo. Mayroon ng pamuhunan si Misha ngayon. Kaya kaagad na pumunta si Misha sa bayan. Habang naglalakad si Misha sa bangketa ay wala ito sa kaniyang isip dahil iniisip ng dalaga ang kaniyang bibilhin. Hindi na malaya ni Misha, napatawid na pala siya kaya muntik nang masagasaan ng isang itim na magarang sasakyan si Misha. Isang malakas na busina ng sasakyan ang kumawala at halos matulig na si Misha dahil sa sobrang lakas. Dahil sa sobrang inis ay hinampas ni Misha ang sasakyan ng bag, kung kaya't umibis mula rito ang driver at galit na pinagsabihan si Misha. Hoy miss, magpapamatay ka ba? Hindi mo ba nakikitang nag-green light?
iritableng tura ng lalaki. Pasensya na ho. Hindi, ikaw? Di ba ikaw yung antipati kong lalaki na tumapon sa mga paninda ko? Nakilala ka agad ni Misha, ang bumangga sa kanya sa palengke noong nakaraang linggo. Dinuro pa ni Misha si Algie, at hindi pa nakontento ang dalaga, ay lumapit pa ito sa binata. Napakamot sa batok si Algie habang nakatingin sa paligid. Sa nina maraming pwedeng mabangga. Ito pa talagang unrespectful woman? Wika ni Algie sa kaniyang isipan. Nangangamba ang binata. Baka mapapahiya na naman siya ngayon. Bayaran mo ang paninda ko na sinira mo, mister. Mayaman ka naman. Barya lang sa'yo ang 1,000. Matapang na wika ni Misha sa binata. Kinuha ni Algie ang kaniyang wallet sa bulsa ng pantalon niya. Saka dinukot ang 5,000. Ayan, isaksak mo sa baga mo. Parang ilang araw ka na yatang hindi nakakatulog dahil sa kakaisip. Hindi ko lang nabayaran ang paninda mo. Sabihin mo kung kulang pa yan, dadagdagan ko. At para hindi mo na ako guguluhin pa. Naiinis na si Algie sa dalaga, kaya patapon na ibinigay ni Algie ang pera. Wala talagang modo. Pinaghirapan at pinagpaguran ko yun. Kaya bawat piso ay mahalaga sa akin. 1,000 lang ang kailangan ko. At sa'yo na yung pera mo. Pulutin mo na rin yung mga tinapon mo. Matapang na wika ni Misha. Nagtagis ang bagang ni Algie, kaya hindi nakapigil si Algie na murahin si Misha. Anong sabi mo? Idiot ako? Akmang hahampasin na sana ni Misha ang binata, ngunit mabilis na kailag si Algie. Sa sobrang inis ni Algie, ay kinaladkad niya ang tindera ng suman papasok sa kanyang kotse. Bitawan mo ko, antipati kong lalaki! Saan mo ko dadalhin? Nagpupumigla si Misha upang makawala kay Algie. Shut up! Singhal ni Algie kay Misha. Naririnig din ang binata sa boses ni Misha. Kahit pangalawang beses pa lamang nila pagkikita. Ngunit, tila ba daig pa ni Algie at Misha ang matagal nang magkakilala. Hoy mister, ibaba mo ko ngayon din! Singhal ni Misha. Ngunit mas binilisan pa ni Algie ang pagpapatakbo ng kaniyang sasakyan. May pangalan ako, kaya wag mo kong tawaging hoy. Dahil hindi ako aso, pangit na babae. Nanggigigil na wika ni Algie kay Misha. Aba, at nagawa pa siyang laitin ang binata. Dahil sa panlalait ni Algie sa dalaga, ay binatukan ni Misha si Algie. Dahilan na muntik na silang mabangga. Alam kong pangit ako, huwag mo na ipamuka. Pwede ba? Ibaba mo na ako. Or else, tatawag ako ng pulis. Pagbabanta ni Misha. Ngunit tumawa lamang ng pagak si Algie, saka in-unlock ang pinto ng sasakyan. Get out. Utos ni Algie. Hindi naman napansin ni Misha na nasa masukal na gubat pala siya binaba ni Algie. Talagang bababa ako, kutong lupa. Ganting lait naman ni Misha sa binata. Sa gwapo ni Algie ay tinawag lang siyang kutong lupa ni Misha. Pagkababa ni Misha sa kotse ng lalaki ay kaagad pinaharurot ni Algie ang kaniyang sasakyan. Ngunit ganun na lamang ang pagkagulat ni Misha nang mapansin na nasa gitna pala siya ng kagubatan na ibinaba ni Algie. Walang iya ka talagang kutong lupa ka! Malakas na sigaw ni Misha sa gitna ng gubat. Samantala, napaisip naman si Algie kung babalikan ba niya si Misha o hindi. Malayo na sina Algie at Misha sa city kaya mahihirapan si Misha na makabalik kaagad. Baka kung ano pa ang mangyari kay Misha ay si Algie ang sisisihin ng pamilya. E kasisira pa yun ng kaniyang pangalan. Muling binalikan ni Algie si Misha kung saan niya ito iniwan. Ngunit nang makarating si Algie sa kaniyang pinag-iwanan, ay wala na roon si Misha. Where is she? Tanong ni Algie sa kaniyang sarili. Biglang nabahala si Algie nang hindi niya naabutan si Misha sa pinag-iwanan niya sa dalaga. Huminto si Algie at bumaba sa kaniyang sasakyan upang hanapin si Misha. Where are you, crazy woman? Bulong ni Algie sa sarili. Imbes na wala ng problema, gumawa pa siya ng ikapapahamak nilang pareho ni Misha. Saan ba napunta ang babaeng iyon? Ang bilis naman niyang nawala. Wika ni Algie sa kaniyang sarili. Nang magtatawag na sana si Algie sa mga kasama upang makatulong sa paghahanap kay Misha, nang may bigla namang narinig si Algie na sumisigaw sa hindi kalayuan. Mabuti na lamang. At mabagat ang pagpapatakbo ni Algie ng sasakyan, kaya narinig kaagad ni Algie ang sumisigaw. Saklolo! Saklolo! Sigaw ni Misha sa di kalayuan. Kaagad namang pinahinto ni Algie ang kaniyang kotse at mabilis na bumaba. Pinuntahan agad ni Algie ang pinagmula ng ingay. Nakita naman kaagad ni Algie si Misha na nahulog sa butas. Paano ka napunta dyan?
Takang tanong ni Alki kay Misha. Nahulog ako malamang. Tabalyang sagot ni Misha. Lihim namang natawa si Alki dahil sa nangyari sa dalaga. Gayunpaman, kahit parang aso at pusa sina Misha at Alki, ay hindi naman nauuwi sa sakitan physically ang kanilang ginagawa. Ang angas mo pa rin kahit nandiyan ka na sa butas. Tumatawa si Alki ng malakas, na parabang kinikiliti siya. Si Misha naman ay namangha at nakatitig sa gwapong mukha ni Alki. Ang gwapo pala ng binata kapag tumatawa. Kagad namang umiwas ng tingin si Misha nang biglang tumingin sa kanya si Alki. Ano bang nakakatawa? Tulungan mo na ba ako o hindi? Nakasimangot na tura ni Misha kay Alki. Hold on, I'll get some rope. Wika ni Alki sa dalaga habang natatawa pa. Saka humayo at naghanap ng tali. Bilisan mo! Pahabol na sigaw ni Misha. Chapter 3. Dalawang linggo na ang matuli na lumipas. Simula nang nag-cross ang landas nina Alki at Misha, ay hindi na mapakali ang dalaga. Nagka-crush na yata si Misha sa antipatikong lalaki na yun. Bakit ko ba iniisip ang kutong lupa na yun? Naiinis na pakli ni Misha sa kaniyang isip. Lumabas si Misha sa kaniyang silid at nagtungo sa terrace upang magpahangin. Bakit kapagising ate? Hindi ka rin ba makatulog? Tanong ni Yesha. Nilingon lamang ni Yesha ang kapatid kaya saka muling tumingin sa kawalan. Walang balak na sagutin ni Misha ang tanong ni Yesha. Hindi kasi mawala sa isip niya ang gwapong mukha ni Alki. Gumawa naman ang dahilan si Yesha upang mapansin ng kaniyang ate Misha. Parang hindi yata nakikita at naririnig ni Misha si Yesha. Kaya hinampas ni Yesha ang ate niya nang ubod ng lakas dahilan upang mapansin at mapaaray si Misha. Aray! Ano ba Yesha? Ba't ka ba nangahampas? Ang sakit ah! Pagrereklamo ni Misha. Ngunit nginisian lamang siya ng bunso niyang kapatid. Hindi ka kasi namamansin eh. Kaya hinampas na lang kita para mapansin mo ko ate. Wika naman ni Yesha. Ano ba kailangan mo? At bakit gising ka pa? May pasok ka bukas ah! Paninirmo ni Misha. Yan din ang tanong ko sa'yo ate. Bakit gising ka pa rin? Saka may sasabihin ako sa'yo. Exam na namin next day tapos wala pa akong pambayad. May pera ka na ba ate? Tanong ni Yesha sa ate Misha niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Misha. Malaki ang problema ni Misha ngayon dahil hindi si Misha nakapaglako ng kakanin. Mahigit 3 araw na. Nanatili lamang si Misha sa bahay nila simula nung nagpang-abot sila ni Alki. Hiya mo na. Maaga ako maglalako bukas ng kakanin. Para may pambayad ka ha. Pagpasensyahan mo na ang ate Misha mo dahil wala akong pera sa ngayon. Mabuti na lamang at malawak ang pang-unawa ni Yesha at naiintindihan niya ang kanyang ate. Kaya dapat lang na mag-aral si Yesha ng mabuti upang makaahon sila sa kahirapan at makatulong man lang sa kanyang pamilya. Lalo na kay Misha, na siyang nagsasakripisyo at naghahanap buhay sa kanilang buong pamilya. It's okay ate, I understand. Niyakap ni Yesha ang kaniyang ate Misha at saka hinagkan sa noo. Salamat bunso, wika ni Misha. Kinabukasan, alas 4 pa lamang ng madaling araw ay gumising na si Misha upang maghanda na ng kaniyang paninda. Maaga rin na bumangon ang kaniyang nanay Melba upang tulungan si Misha sa pag-aasikaso. Kailangan kumayod ni Misha para sa pamilya at para na rin sa bunso niyang kapatid. 16 pa lamang si Misha noon nang namatay ang kaniyang ama. Kaya hindi na nakapagtapos ng pag-aaral si Misha sa hanggang high school lamang ang kaniyang natapos. Inay, gisingin niyo na lang ho ng alas 5:30 si Yesha. Pakisabi na lang din na umalis na ako at saka mamayang hapon ko pa mabibigay ang kaniyang allowance. Mahabang wika ni Misha sa kaniyang ina. Asha, sige. Ako nang bahala sa kapatid mo. Umayo ka na at baka tanghaliin ka pa niyan dyan sa daan. Wika ni Aling Melba sa anak. Salamat ho inay. Alis na po ako. Paalam ni Misha sa kaniyang ina. Mag-ingat ka anak at humiwa sa mangugulo ha. Pahabol na wika ni Aling Melba. Si Alki naman ay maagang ginising ng kaniyang yaya Taling upang tumungo sa palengke. Wala kasi ang kanilang driver dahil nakalib ito ng 1 linggo. Kaya wala silang mautusan. Hindi na kasi kayang maglakad ni Yaya Taling dahil matanda na ito at masakit na rin ang kaniyang mga tuhod. Nay, it's too early. Wala pang tao sa palengke ng ganitong oras. Wika ni Alki na inaantok pa ang kaniyang boses.
Maaga ang mga tao sa palengke, Alki. Kaya sa ganitong oras ay tiyak na marami nang namimili roon. Paliwanag ni Yaya Taling. Sa kabila ng pagiging call ni Alki, ay nauutusan pa rin si Alki ng kaniyang yaya. Hindi kasi matanggihan ni Alki si Yaya Taling dahil matanda na at naawa si Alki kay Yaya Taling. Tanging si Yaya Taling lamang ang kasama ni Alki hanggang sa lumaki ang binata. Dahil nasa ibang bansa na nakatira ang mga magulang ni Alki at may kanya-kanya na rin pamilya. Fine. Walang ganang tura ni Alki. Inabutan si Alki ng kaniyang Yaya Taling ng listahan. Kunot noon naman itong tinanggap ng binata. What is it? Tanong ni Alki habang nakakunot ang noo. Listahan yan, iho. Yan lahat ng bibilhin mo. Pasensya ka na, Alki. Sa susunod na linggo pa kasi ang pagpapalik ni Edgar. Kaya ikaw na muna ang utusan ko. Paliwanag ni Yaya Taling. Hindi na sumagot si Alki. Walang lingong likod itong lumabas ng bahay. Alam ni Yaya Taling na hindi pa ito ang oras ng paggising ni Alki. Gumigising kasi ang binata ng mga alas 9 ng umaga dahil yun ang tamang oras ng paggising ni Alki. Ngunit walang choice si Alki kundi sundin ang kaniyang Yaya Taling dahil naubusan na sila ng stock. Dumating na si Alki sa palengke. Medyo inaantok pa nga si Alki pero wala na siyang magagawa. Kinuha ni Alki ang listahan na bigay ng Yaya Taling niya at tiningnan doon ang mga nakasulat upang bilhin ang mga gulay. Kasunod ang mga karne at isda. Peaceful ngayon ang isip ni Alki dahil hindi niya nakasalubong ang babaeng mahiling makipag-away at si Misha yun. Kaya nagmamadali si Alki na bumalik sa kaniyang sasakyan upang isakay ang kaniyang pinamili. Gayon naman, palingaling nga si Alki sa paligid baka sakaling makita niya si Misha. Patagal na rin kasi na hindi nakakita ni Alki si Misha. Gusto muling asarin at galitin ni Alki ang dalagang si Misha. Subalit napaisip si Alki dahil hindi man lang nakuha ni Alki ang pangalan ni Misha. Pagkatapos bumili ni Alki ay nagpasya siyang umuwi. Hihintayin pa sana ni Alki si Misha, subalit nabigo si Alki at baka hindi na nga sila magkikitang muli. Kahit cold-hearted si Alki ay mayroon din siyang pusong mamon. Kaya noong nakita ni Alki ang kalagayan ni Misha ay naawa si Alki rito. Subalit imbis na kaawaan niya si Misha ay nauwi ito sa bangayan. Pagkainis ang naramdaman ni Alki sa dalakang si Misha dahil sa ugaling ipinakita nito. Chapter 4. Hindi lingid sa kaalaman ni Alki na kanina pa palang alas 4 nakapwesto si Misha sa palengke. Marami nang nabenta ang dalaga kaya tsak na makakabayad na si Misha sa tuition fee ng kaniyang kapatid. Mabibigyan na rin ni Misha ng alawan si Yesha, ang bunso nila. Ate, may benta ka na ba? Tanong ni Yesha, nakararating lang. Nagulit pa si Misha sa biglang pagsulpot ng kaniyang kapatid. Naka-uniforme ito at handa nang pumasok sa eskwela. Naku naman, bata ka! Palagi mo na lang akong ginugulat. Wika ni Misha sa kapatid habang nakahawak pa sa kaniyang dibdib. Ano ba kasi ang iniisip mo, ate? Kanina ka pa nakatulala. Hindi mo nga ako napansin na nasa harapan mo na ako eh. Paliwanag ni Yesha. Hindi sumagot si Misha. Kumuha na lamang siya ng pera sa kaniyang bag at binigyan ang kapatid nito. Oh yan, pag tuition fee mo yan ha. Ito naman ang baon mo. Wika ni Misha. Thank you, ate. Sagot naman ni Yesha. Mula sa hindi kalayuan ay nakita ni Alki ang magkapatid na Misha at Yesha. Pinagmamasdan ni Alki ang dalawa habang nagkayakap ang mga ito. How sweet. Naiiling na wika ni Alki sa kaniyang sarili. Inakala ni Alki na mag-ina ang dalawa dahil mature na kung tingnan ang mukha ni Misha. Dahan-dahang lumapit si Alki sa dalawa saka nagkukunwaring bibili. Bili na po kayo, sir. Masarap po yung suma ng ate Misha ko. Wika ni Yesha kay Alki. Lihim na napangiti si Alki. Ngayon ay alam niya na ang pangalan ng babaeng palagi niyang nakakaaway. How much? Tanong ng binata kay Yesha. Ngunit kay Misha naman nakatingin si Alki. Mabuti na lamang at nakayuko si Misha dahil nagbibilang pa ito ng barya. Naku bunso, umalis ka na at baka mahuli ka pa sa klase mo. Ako nang bahala dyan. Tura ni Misha. Hindi man lang nakatingin si Misha sa kapatid nitong si Yesha habang nagsasalita. Eto oh, pamasahe mo. Inabot ni Misha ang barya sa kaniyang kapatid, ngunit kay Alki kaagad dumiretso ang mga mata ni Misha.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Misha nang magtama ang kanilang mga mata. Kagad naman na umiwas si Misha ng tingin at saka nagkukunwaring naiinis. Ngunit totoo ay natutuwa si Misha nang makitang muli si Alki. Parang gustong lumundag ng puso ni Misha dahil sa nasilayang muli ng mga mata ni Misha si Alki. Ikaw na naman! Kunwaring pagsusungit ni Misha kay Alki. Nagtataka namang tumingin si Yesha sa atin niya at kay Alki na nagkukunwaring bibili. Magkakilala kayo? Kunot noong tanong ni Yesha. Hindi kami magkakilala. Sige na, umalis ka na. Ako na bahala dito. Pagtataboy ni Misha sa kapatid. Nang makalayo na si Yesha, ay saka pa lamang hinarap ni Misha si Alki. Sinusundan mo ba ako? Taas kilay na tanong ni Misha sa binata. Natawa naman ang pagak si Alki saka pinag-cross ang mga braso. Sino ka ba para sundan ko? Celebrity? Pang-uuyam na tanong ni Alki. O bakit nandito ka? Kung hindi mo ko sinusundan? Pagtataray na sagot ni Misha. Palengke to miss. Lahat ng tao pumupunta rito. Pabalang na sagot ni Alki. Natameme naman si Misha. Wala siyang maisagot sa sinabi ng binata. Umalis ka na nga. Minamalas ako sa iyo eh. Pagtataboy ni Misha kay Alki. Subalit ang totoo niyon ay natuwa si Misha nang makita si Alki ngayon. Hindi batid ni Misha kung bakit siya nagkakaroon ng pananabik sa binata. Ako pa ngayon ng malas. Samantalang, ikaw itong walang kaayos-ayos sa sarili. Tura ni Alki. Alam naman ni Misha na may katotohanan ang sinabi ni Alki, kaya hindi siya nakipagtalo pa rito. Hindi kailangan na magpaganda pa rito sa palengke. Alam nga naman magsuot pa si Misha ng gown para lamang marami ang kaniyang customer. Hoy mister, hindi patalbugan at pagandahan dito sa palengke. Kung palakihan at paramihan ng benta. Singhal ni Misha. Umalis ka na nga! Pagtataboy ni Misha kay Alki. Napapailing na lamang si Alki. Totoo naman ang sinabi ni Misha na hindi pagandahan at patalbugan sa palengke. Palibhasa kasi mayaman ang binata. Kayang walang alam si Alki sa ganitong bagay. Ang akala kasi ni Alki ay parehas ng kaniyang mga empleyado na nakabihis ng maayos. Iba kasi ang kalagayan ni Misha. Kaya nasasabi ni Alki na madungis ang dalaga lalo pat hindi naman kagandahan si Misha. Habang nagmamaneho pa uwi si Alki ay hindi niya lubos maisip na lumabas sa bibig niya ang mga katagang iyon. Ang walang kaayos-ayos na si Misha. Nakonsensya si Alki sa kaniyang sinabi kay Misha. Hindi niya dapat na ginawa yun. Fuck yourself! Galit na pakli ni Alki sa kaniyang sarili. Pagdating ni Alki sa kaniyang mansyon ay kaagad na bumaba si Alki sa kaniyang kotse. Saka tinawag si Yaya Taling. Mabilis naman na lumabas ang matanda at saka lumapit kay Alki. Oh, dumating ka na pala Alki. Bakit ka nga pala natagalan? Tanong ng matandang si Yaya Taling. Traffic. Tipid na sagot ni Alki. Kahit ang totoo naman ay nakikipagbangayan pa siya kay Misha. Bakit nga ba gustong-gustong asarin ni Alki si Misha? Siya nga pala iho. Dumating na si Edgar. Ang akala ko ay aabutin pa ng isang linggo ang bakasyon ni Edgar. Kaya hindi ka na mahihirapan at may umauutusan na akong mamalengke sa susunod. Ngunit parang hindi man lang nakarinig si Alki sa sinasabi ng kaniyang yaya. Basta na lamang iniwan ni Alki si Yaya Taling. Kahit na hindi pa ito tapos sa pagsasalita. Pumasok na si Alki sa loob ng mansyon at saka patakbong nagtungo sa kaniyang silid. Dumiretso si Alki sa banyo upang maligo dahil galing pa naman siya sa palengke. Itinapat ni Alki ang kaniyang hubad na katawan sa rumaragasang tubig na nagmumula sa shower. Hindi mawawala sa isip ni Alki ang dalaga. Naaawa siya kay Misha at naiinis din. Pagkatapos maligo ni Alki ay nagbihis ito at saka umalis. Hindi na kumain si Alki ng breakfast dahil sa opisina siya kakain. Marami pang gagawin at pupuntahan si Alki at may imimit pa itong kliyente. Hindi ka man lang kakain, Alki. Luto na ang pagkain. Bungad ni Yaya Taling sa kanya. Hindi na, Yaya. Look, I'm late. Sagot ni Alki habang inaayos ang kanyang necktie. Dahil naubos na ang paninda ni Misha, bumili na rin si Misha ng kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Pauwi na si Misha ng kanilang bahay nang makasalubong ni Misha ang kaniyang bunsong kapatid na si Yesha. Oh, sa kagaling Yesha, hindi ka ba pumasok? Kunot noong tanong ni Misha, ngunit hindi man lang siya sinagot ni Yesha. Nakayoko lamang si Yesha habang pinagsiklop ang mga kamay.
Ngunit napansin ni Misha na may kakaiba sa kanyang kapatid. Sa bahay na tayo mag-usap, wika ni Misha sa kapatid na may diin ang pagkakasabi nito. Chapter 5. Ano? Buntis ka? Hindi makapaniwalang, sambit ni Misha sa kaniyang nalaman. Nabuntis ang kapatid niyang si Yesha. Subalit, iniwan ng lalaki si Yesha. Tatlong buwan na ang tiyan ni Yesha, pero ngayon lamang umamin si Yesha sa kaniyang ate Misha. I'm sorry, ate. Humihikbi si Yesha habang humihingi ng sorry sa ate niya. Sorry? Yan lang ba? Anong magagawa ng sorry mo, Yesha? Hindi mo ba alam na halos magkandakuba na ako sa paghahanap buhay para lamang may makain tayo? At para mapaaral ka ng maayos. Tapos ngayon nagpabuntis ka lang? Sigaw ni Misha kay Yesha. Ate, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Lumuhod si Yesha sa harap ng kaniyang ate. Subalit parang hindi man lang nahahabag si Misha sa kaniyang kapatid. Hindi sinasadya? Talaga ba, Yesha? Pagkatapos mong magpagalaw at bumukha ka sa nobyo mo, sasabihin mo sa akin hindi mo sinasadya? Ano nang hindi sinasadya doon? Muling sigaw ni Misha. Halos mawala na ng boses si Misha. Isang malakas na sampal ang pinakawala ni Misha sa pisngi ni Yesha. Hindi matanggap ni Misha ang nangyari sa kaniyang bunsong kapatid. Pagkatapos ng paghihirap ni Misha, ay ito lang ang isusukli ni Yesha. Tama na, Misha. Nasasaktan ang kapatid mo. Pag-aawat ni Aling Melba sa dalaga. Isa ka pa, inay. Kung may nasasaktan man, ako yun. Matagal mo na palang alam. Nabuntis itong si Yesha, pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Pinagmukha niyo akong tanga. Sumbat ni Misha sa kanyang ina. Halos ikadurog ng puso ni Misha ang nangyari sa kanyang kapatid. Puot at galit ngayon ang nararamdaman ni Misha sa kanyang puso. Naghirap si Misha para lamang matustusan ang pangangailangan ng kapatid nitong si Yesha. Kahit umuulan at matindi ang sikat ng araw, ay tiniis lamang yun ni Misha. Makapaglako lamang ng kaniyang paninda. Ngunit hindi man lang inisip ni Yesha ang hirap na dinanas ng kaniyang ate. Naniniwala kasi si Misha na ang bunso niyang kapatid ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Pero nabigo siya. Bigong-bigo. Puno ngayon ng sama ng loob ang puso ni Misha. Kaya nang dahil sa kaniyang galit sa kaniyang kapatid, ay umalis si Misha sa kanilang bahay dala ang bilaong may laman ng kakanin. Umiiyak si Misha habang naglalakad sa daan. Hindi makapaniwala si Misha sa nangyari. Ang buong akala ni Misha ay nag-aaral ng mabuti si Yesha, pero kabaliktaran pala dahil pagbubulakbol at pagsama sa barkada ang ina at tupag ni Yesha. Hindi man lang iniisip ni Yesha ang hirap na dinanas ni Misha. Talagang walang utang na loob. Sayang lang ang pagod at paghihirap ko sa araw-araw. Hindi man lang ako inisip ng kapatid ko. Sambit ni Misha sa sarili habang patuloy na lumuluha. Dismayadong dismayado si Misha sa kaniyang kapatid na si Yesha, pero wala nang magagawa si Misha kundi tanggapin na lang ang katotohanan. Ay, kabayo! Gulat na wika ni Misha nang makarinig siya ng isang malakas na busina. Nahulog ang dala niyang bilao kasabay ang kaniyang paninda. Nasa gitna si Misha ngayon ng kalsada, nakatayo habang tinatakpan ang kaniyang dalawang tainga. Napamura naman si Alki habang binubuksan ang pintuan ng kaniyang kotse. Talagang pinagtatagpo sina Alki at Misha ng panahon. Bulag ka ba, ha? O sadyang tanga ka lang? Bulyaw ni Alki kay Misha. Hindi nakapigil si Misha sa kaniyang sarili. Kaya ubod lakas na sinampal ni Misha si Alki nang makababa sa kaniyang sasakyan si Alki. Walang pakialam si Misha kung sasampalin din siya ni Alki pabalik. Kaya inihanda na ni Misha ang kaniyang sarili para salubungin ang sampal ni Alki. Ngunit ilang minuto na ang nakalilipas. Subalit walang kamay na dumapo sa pisngi ni Misha. Frustrated ngayon si Misha kaya wala siya ngayon sa kaniyang sarili. Kaya hindi kaagad napansin ni Misha ang sasakyan na matulin na nagpaparating. Mabuti na lamang at mabilis si Alki kaya nakapag-break ito kaagad. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Hinging paumanhin ni Misha kay Alki. Ngunit tiimbagang na tiningnan ni Alki si Misha at madilim ang kaniyang mukha. Marahil ay nagpipigil lamang si Alki ng kaniyang galit. You pay for this! Sapo ni Alki
ang kaniyang pisngi sabay tulak kay Misha. Marahil ay nasaktan si Alki. Itinulak naman ni Alki si Misha at muling sumakay sa kotse sa kasinagasaan ang paninda ni Misha. Ang mga paninda ko, hoy! Sigaw ni Misha. Mangyak-ngyak na tiningnan ni Misha ang mga paninda niya na ngayon ay durog na. Ngunit mabilis na kumuha ng bato si Misha. Saka binato ang magarang sasakyan ni Alki. Basag ang tinted nitong bintana. Muntika na rin na matamaan si Alki dahil sa ginawa ni Misha. Nararapat lamang yan sa iyo, antipati ko ka. Malakas na sigaw ni Misha. Ang buong akala ni Misha ay umalis na si Alki, subalit nagkamali si Misha dahil bumalik si Alki at sapilitang pinasakay ng kotse si Misha. Hindi kayang bayaran ng paninda mo ang sinira mong tinted glass window ng sasakyan ko. Kaya sumama ka sa akin at magtrabaho ka sa bahay ko. Galit at seryoso ang mukha ni Alki habang sinasabi ang mga katagang iyon kay Misha. Hindi ako sasama sa iyo. Tutol na sigaw ni Misha. Wes, you have no choice. Sasama ka ba o ipakukulong kita? Pagbabanta ni Alki kay Misha. Hindi na naituloy ni Misha ang kaniyang naisabihin dahil biglang naisip ni Misha ang mangyayari sa kaniyang kapatid. Kung makukulong si Misha, paano na ang pamilya niya? Walang ibang aasahan ang pamilya ni Misha kundi si Misha lamang. Sige, sasama na ako. Nauutal na wika ni Misha. Umuwi si Misha sa kanilang bahay upang magpaalam sa kaniyang ina. Hindi sinabi ni Misha kung saan siya pupunta. Ang tanging rason lamang ni Misha ay may nag-alok sa kaniya ng trabaho sa Manila. Dahil masama pa rin ang loob ni Misha kay Yesha, ay hindi na si Misha nagpaalam sa kanyang kapatid. Kailan ka bababalik, anak? Bakit parang biglaan naman yata? Malungkot na tanong ng kaniyang inang si Aling Melba. Baka sa susunod na buwan, Honay. Hindi rin ako magtatagal dun, sagot ni Misha. Hindi makatingin ang diretso si Misha sa kaniyang ina dahil pakaramdam niya ay malalaman ito ng ina niya na nagsisinungaling si Misha. Osha, mag-iingat ka ha. Ako nang bahala sa kapatid mo. Sana'y magkaayos kayong dalawa bago ka umalis. Wika ni Aling Melba. Hindi sumagot si Misha. Mabigat pa rin ang kaniyang loob. Saka na ho, inay. Sige, alis na ako. Paalam nito. Ngunit, hindi lingid sa kaalaman ni Misha na kanina pa pala nakikinig si Yesha. Lumuluha si Yesha habang nasa likod ng pinto, nagtatago. Hindi na talaga si Yesha mapapatawad ng ate Misha niya. Nagsisisi si Yesha sa kaniyang nagawa. Ngunit, kung hindi lang sana nagbuntis ng maaga si Yesha, ay maayos sana sila ngayon ng kaniyang ate Misha. Aalis si Misha na may sama ng loob kay Yesha. Pero alam ni Yesha na babalik din ang ate Misha niya at sa pagbalik ni Misha ay sana magkaayos na silang dalawa. Lulan si Misha ng kotse ni Alki. Tahimik lamang si Misha habang nakatanaw sa labas ng bintana. Nasa bahay pa rin nila ang isip ni Misha. Mahirap man kay Misha ang iwan ang kaniyang sariling pamilya, subalit walang magawa si Misha at walang pagpipilian kundi ang sumama na lamang kay Alki. Kahit hindi pa lubusang kilala ni Misha. Ayaw naman na makulong ni Misha, kaya walang pag-aalinlangan siyang sumama kay Alki Quintos. Chapter 6. Unang araw ngayon ni Misha sa mansyon ng binata. Namangha si Misha dahil sa laki at lawak ng bakuran. Ngayon lamang nakakita ng ganito kalaking bahay sa tanang buhay niya si Misha. Ano nga ulit ang pangalan mo, iha? Nakangiting tanong ni Yaya Taling. Misha ho. Misha Tan, sagot naman ng dalaga. Ilan taong ka na ba? Tanong ulit ni Yaya Taling sa dalaga habang naglalakad sila sa pasilyo para ihatid sa magiging silid niya si Misha. 30 na ho ako, tipid na sagot ni Misha. Wala ka pa naman sigurong asawa o boyfriend? Muling tanong ni Yaya Taling. Umiling lamang si Misha sa kayumuko. Ikaw nang bahalang umintindi at magpasensya kay Alki. Sadyang ganyan na talaga ugali niya pero mabait yung alaga ko, sabi ng matandang si Yaya Taling. Sa tingin naman ni Misha ay mabait ang binata kaso masungit lang talaga ito pagdating sa kanya. Ito nga pala ang magiging silid mo, iha. Itinuro at saka binuksan ni Yaya Taling ang pintuan. Pumasok si Misha at napanganga si Misha nang makita ang loob nito. Sobrang lawak ng kaniyang magiging kwarto. Mas malawak pa sa bahay nila ang silid na ito. Kahit magtumbling o tumakbo pa si Misha sa loob, ay pwedeng-pwede niya iyong gawin. Wow! Ang lawak naman ito, Yaya Taling. Mas malawak pa sa bahay namin. Manghangwi ka ni Misha. Osha,
Magpahinga ka na muna. Feel at home ha. Tatawagan na lang kita mamaya kapag kakain na tayo. Tura ni Yaya Taling. Iniwang mag-isa ni Yaya Taling si Misha sa kwarto. Inayos ni Misha ang kanyang gamit saka humiga. Malayo rin kasi ang ibinyahe nila ni Alki. Samantala, masayang masaya naman si Yaya Taling dahil may makakasama na siya sa mansyon. Hindi na mahihirapan si Yaya Taling sa mga gawain dahil may kaagapay na si Yaya Taling. Yaya, tawag ng isang baritonong boses. Umieko ito sa buong kabahayan. Dali-dali namang pinuntahan ni Yaya Taling ang alagang si Alki. Iniwan muna ni Yaya Taling ang kanyang niluluto para puntahan ng binata. Ano yun, Alki? Tanong ni Yaya Taling. Where's the woman? Bakit ikaw ang mag-isa rito sa kusina? Kunot noong tanong ni Alki sa kaniyang yaya. Pinagpahinga ko muna si Misha, iho. Mukhang napagod sa biyahe si Misha. Wika ng matandang si Taling. I don't care, yaya. Hindi ko dinala si Misha rito para magpahinga lang. May obligasyon si Misha at dapat niya yung panagutan. Galit na wika ni Alki. Nagmamadaling umalis si Alki at tinungo ang kinaroroon ng silid ni Misha. Pabaliang binuksan ni Alki ang pinto na siya namang ikinagulat ni Misha. Ano ba? Hindi ka ba marunong kumatok? Reklamo ng dalaga kay Alki. Why should I? This is my house. Matigas na wika ni Alki. Hindi porket pamamahay mo ito, Alki. Ay basta ka nalang pumasok. Can't you see? Nagbibihis ako. Naiiritang sabi ni Misha. Mabilis na hinagod ng tingin ni Alki ang kabuuan ng dalaga. Kahit tuwal niya lamang ang tanging nakatakip sa katawan ni Misha ay kita pa rin ni Alki ang magandang hubog ng katawan ni Misha. Napalunok si Alki sa kaniyang laway. Saka mabilis na lumabas at pabagsak na isinara ang pinto. Make it fast! Sigaw ni Alki kay Misha na mula sa labas ng kwarto. Ngunit hindi sumagot ang dalaga kaya muling binuksan ni Alki ang pintuan at nakita ni Alki na nakahiga na sa kama si Misha. Hoy babae! Hindi kita dinala rito para humilata lang. Marami ka pang dapat gagawin. Kaya ngayon pa lang ay umpisahan mo na. Baka nakalimutan mo, may kasalanan ka pa sa akin. Galit na wika ng binata. Alam naman ni Misha na kaya siya napunta rito para magtrabaho upang pagbayarin ang sarili niya. Bumangon si Misha mula sa pagkakahiga sa kalumabas ng silid. Nilagpasan lamang ni Misha ang binata. Nagtungo si Misha sa kusina upang hanapin si Yaya Taling. Mabuti na lamang at naabutan ni Misha ang yaya ni Alki. Ikaw na pala, iha. Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Tanong ni Yaya Taling sa kapapasok pa lang na si Misha sa kusina. Oho, kaya lang may nakapasok na malaking daga sa kwarto na pinagdalhan ninyo sa akin. Wika ni Misha sabay sulyap kay Alki. Nakasunod pala kay Misha si Alki. Kunot na kunot naman ang noho ni Alki habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Ginawa pang daga si Alki ni Misha, kaya hindi nakapigil si Alki at lumapit kina Yaya Taling at Misha. What did you say? Mariing hinawakan ni Alki ang braso ni Misha sa kapinaharap sa kanya. Ako ba yung daga na sinasabi mo kay Yaya Taling ha? Singhal ni Alki. Bakit? Sinabi ko bang ikaw yung daga? Huwag kang assuming dyan. Pagde-deny ni Misha kay Alki. Tuwang-tuwa naman si Yaya Taling habang pinapanood ang dalawa habang nag-aaway. Parang mga bata, sina Alki at Misha, kaya hinayaan na lang ito ng matanda. Unang araw pa lamang ni Misha, subalit ganito kaagad ang eksenang nagaganap sa kanila ni Alki. Para silang aso at pusa kung magturingan, para bang ang lalim ng galit nila sa isa't isa. Pabalyang binitawan ni Alki ang dalagang si Misha, kaya munti ka na itong masubsob sa dining table. Ganito po ba tratuhin ang mga magiging sambahay mo? Kaya pala si Yaya Taling lang ang tanging ka... Hindi na naituloy ni Misha ang naisabihin dahil pinisil ni Yaya Taling ang kamay ni Misha. Senyales iyon na huwag nang ituloy ang nais na sabihin ni Misha. Baka kung saan pamapunta ang kanilang usapan ni Alki. What are you trying to say? Say it! Paghamo ni Alki sa dalagang si Misha. Sapagkat binigyan ng babala ni Yaya Taling si Misha na huwag nang magsalita. Kaya mas minabuti ni Misha na tumahimik na lang. Tiimbagang naman na tiningnan ni Alki si Misha. Kung hindi lang siguro ito babae, malamang ay kanina pa ito binigwasan ni Alki. Ang lakas mang asar ng babaeng ito. Tagpasensyahan mo na si Alki, iha ha. Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Yaya Taling nang umalis na si Alki. Hindi ho, ayos lang ho ako, Yaya. Medyo namula lang hitong braso ko pero hindi naman masakit. Sambit ni Misha
pero ang totoo ay nasaktan siya. Sana makayanan mong pakisamahan si Alki para bumalik na natigil si Yaya Taling sa pagsasalita ng matanaw na Yaya Taling si Alki mula sa labas at saka papalapit ang binatang si Alki sa kanilang kinaroroanan ni Misha, kaya iniba kaagad ni Yaya ang usapan. Nang makalapit na si Alki kina Misha at Yaya Taling, hindi man lang tumingin si Misha sa binata. Patuloy lamang si Misha sa pagsubo ng kaniyang pagkain, nagkukunwaring walang nakitang tao. Saan ang lakad mo, iho? Parang hindi narinig ng binatang si Alki ang tanong ni Yaya Taling dahil kay Misha ito nakatingin. Wala namang pakialam si Misha kay Alki. Hindi man aminin ni Misha ngunit nasaktan si Misha sa ginawa ni Alki kanina. Aalis ako, Yaya. At babantayan mong maigi ang babaeng ito. Yang dagang to? Tugon ni Alki habang hindi tinatanggal ang mga tingin kay Misha. Muntik nang mabulunan si Misha. Nagpipigil lamang si Misha sa kaniyang pagtawa dahil sa sinabi ni Alki. Babaeng daga. Sambit ni Misha sa kaniyang isip. Nang makaalis na ang binata, ay saka palang humagalpak ng tawa si Misha. Si Yaya Taling naman ay napapailing na lamang habang nakangiting pinagmamasdan ang dagang este, dalagang si Misha. Grabe naman si Alki. Ginawa pa akong daga. Palatak ni Misha. Chapter 7. Kinabukasan ng tanghali habang abala sa paglilinis si Misha sa labas, tanaw ni Misha mula sa kanyang kinaroroonan ang kapapasok pa lamang ng magarang sasakyan. Hindi batid ni Misha kung sino ang lula ng sasakyan. Marahil ay si Alki. Bumaba mula sa driver's seat ang isang babae. Nang akala ni Misha ay si Alki ang sakay niyon. Namangha si Misha dahil sa kagandahan at kaseksihan ng babae. Baka girlfriend ni Alki ang babaeng yan. Bulong ni Misha sa kaniyang sarili. Nagpatuloy si Misha sa kaniyang pinagawa. Hindi na pinansin pa ang magandang babae. Ngunit nang malapit ng matapos si Misha sa kaniyang ginagawa, ay binulagan ni Misha ni Edgar, ang personal driver ni Alki. Nagulit ba kita, Mish? Tanong ni Edgar. Nagpapakyut pa ito sa dalaga. Kahit hindi kagandahan at katangkaran si Misha, ay mapili rin ito pagdating sa lalaki. Inabutan ni Edgar si Misha ng isang tiklis ng bulaklak. Pinitas lamang iyon ni Edgar sa likod ng bahay. Para saan to? Hindi pa naman ako patay para bigyan mo ng bulaklak. Walang kaganang-ganang tanong ni Misha kay Edgar. Grabe ka naman, Mish. Gusto kasi kita. Pag-amin ni Edgar kay Misha. Ang presko mo naman, Edgar. Ang pagkakaalam ko ay may asawa't mga anak ka na. Gagawin mo pa akong kabit. Diretsahang wika ni Misha kay Edgar. Walang preno ang bibig ni Misha habang sinasabi iyon kay Edgar. Totoo naman na may asawa at anak na si Edgar. Sadyang mapaglaro lang ito sa mga babae kaya walang tumatagal na kasambahay si Alki. Mula sa glass wall ng kwarto ni Alki ay tanaw ni Alki mula roon sina Misha at Edgar. Ang buong akala ni Alki ay naghaharutan sina Misha at Edgar. Kaya madilim ang mukha ni Alki na nakatingin sa dalawa. Hindi makapag-focus si Alki sa kaniyang ginagawa dahil nag-aagaw ng atensyon niya si Misha. Kapag kuwan ay bumukas ang pinto ng silid ni Alki at iniluwa nito ang kaniyang sekretarya. May dala itong long brown na envelope. Marahil ay naglalaman ito ng mahalagang dokumento. Good morning, sir. Ito na po palang ipinapakuha niyong brown envelope sa office ninyo. Nakangiting wika ng kaniyang sekretarya na si Abby. Thank you, Abby. You may go now. Walang ganang wika ni Alki sa kaniyang sekretarya. Tahimik naman na lumabas sa kaniyang silid si Abby, ang personal secretary ni Alki. Samantalang kinamish at Edgar pa rin. Kasi ang kaniyang tingin, hindi batid ni Alki kung bakit naiinis si Alki sa dalawa, lalo na sa kaniyang driver. Kaya ang ginawa ni Alki ay ipinatawag ni Alki si Misha kay Yaya Taling. Eha, ipinapatawag ka ni Alki. Pumunta ka raw sa kaniyang silid. Hinihingal pa si Yaya Taling habang nagsasalita. Inaapura kasi si Yaya Taling ng binata, kaya halos di pa rin na ni Yaya ang hagdan pababa. Ano na naman kaya ang pakay ng antipati ko na yun? Bulong ni Misha sa kaniyang isip habang nililigpit ang hose. Nagdidilig kasi si Misha ng mga halaman nang lapitan siya ni Edgar. Si Edgar na ang bahala dyan. Iwanan mo na yan, utos ni Yaya Taling. At iniwan nga ni Misha ang nagkalat pa na hose mula sa lupa, saka nagmamadaling pumasok sa mansyon. Mabilis si Misha na pumanhik sa hagdanan. Nang nasa kalagitnaan na si Misha, ay nakasalubong ni Misha ang babaeng maganda at sexy
inakala ni Misha na girlfriend ni Alki. Nag-alangan pang umiti si Misha, subalit nagulat si Misha nang unang umiti sa kanya si Abby. Marahil ay ikaw si Misha, tama? Tumango si Misha bilang pagsang-ayon. Hindi malaman ni Misha sa kung paanong nalaman ni Abby ang kaniyang pangalan. Imposible namang kinukwento ni Alki si Misha sa kaniyang sekretary. Sino ba naman siya, hindi ba? My name is Abby, personal secretary ni Alki. Pagpapakilala ni Abby sa kaniyang sarili. Nag-shake hands pa ang dalawang babae bago nila nilagpasan ang isa't isa. Mabait si Abby, masipag, masunurin, at mapagmahal na kaibigan at anak. Kaya malapit sila sa isa't isa ni Alki, subalit hindi mapigilan ni Abby ang kaniyang sarili na magkagusto sa kaniyang boss na si Alki. Ngunit hanggang paghanga lamang iyon. Ipinapatawag mo raw ako? Nagulat si Alki nang bigla ang pumasok si Misha sa kaniyang silid. Fuck! Don't you know how to knock the door? Irritable at kunot na kunot noong tanong ni Alki. Madilim ang mukha ni Alki at nakasimangot ito para bang ipinaglihi sa may sama ng loob. Hindi na ako kumatok. Nakabukas naman eh. Pangatwiran ng dalagang si Misha. Hinihingal pa si Misha at napagod dahil sa katatakbo paakyat ng hagdan. Anong ginagawa ninyo ni Edgar? Hindi kita dinala rito para makipagharutan sa driver ko. Always remember na may utang ka sa akin na kailangan mong bayaran. Seryoso ang mukha ni Alki habang sinesermonan si Misha. Excuse me lang ha. Hindi ako nakikipagharutan dyan sa driver mo. Hindi ako pinanganak ng inay ko para lamang maging kabit. Saka hindi ko naman nakalilimutan na may utang ako sa'yo, mister. Inis na wika ng dalaga. Pinapunta lang ba ni Alki si Misha para awayin lang? Saka hindi ang katulad ni Edgar ang tipo ni Misha sa lalaki. Kahit hindi kagandahan si Misha, ngunit pihikan ito pagdating sa mga lalaki. Tumayo si Alki mula sa swivel chair, saka lumapit kay Misha. Dahan-dahan namang napaatras si Misha upang iwasan si Alki, ngunit natigilan si Misha nang wala na siyang maatrasan dahil napasandal na si Misha sa pader. Huwag ka nalapit! Wika ni Misha kay Alki, ngunit hindi nakinig ang binata. Patuloy pa rin sa paglapit si Alki hanggang sa magkadikit na ang kanilang katawan. Dahan-dahang inilapit ni Alki ang kaniyang mukha kay Misha. Napapikit naman si Misha nang inakalang hahalikan siya ni Alki. Just always remember na may utang ka pa sa akin. Bulong ni Alki sa may punong tainga ni Misha. Alam ko. Wika ni Misha sa kaubod lakas na itinulak si Alki palayo sa kaniya. Dalawang buwan lamang si Misha sa mansyon ni Alki at bayad na si Misha sa kaniyang utang. Kung hindi lang sana ni Misha binato ang kotse ni Alki, ay hindi sana si Misha mapunta sa mansyon ni Alki. Pero sadyang malupit lang talaga ang tadhana kay Misha. Una, nabuntis ang kapatid ni Misha. Pangalawa, dito si Misha ngayon sa mansyon ng lalaking estranghero at ginawang katulong si Misha upang makapagbayad ng utang kaysa makulong si Misha. Good. Mabuti at nagkaintindihan tayo. But I have one condition. Lumayo ka sa driver ko at huwag kang makipag-usap sa kanya. Saad ni Alki kay Misha. Hindi maintindihan ni Misha si Alki. Pinapalayo si Misha ni Alki sa driver niya, samantalang si Edgar mismo ang lumalapit sa dalaga. Chapter 8. Isang buwan na ang matuloy na lumipas, subalit ang pagtrato ni Alki kay Misha ay hindi pa rin nagbabago. Sinusungitan pa rin ni Alki ang dalaga, kahit wala namang kasalanan si Misha kay Alki. Isang araw, habang nasa laundry area si Misha, ay nakaramdam si Misha ng pagkahilo. Nakalimutan palang kumain ni Misha nang agahan kanina. Kaya umupo muna si Misha sa tabi upang magpahinga. Pero bago pa man lumapat ang kaniyang pangupo, ay siya namang pagdating ni Alki. May dala pa itong gabundok na labahin. So, uupo ka na lang ba dyan? Marami ka pang labahin, oh. Sabay hagis ni Alki ng mga labahin. Nagpigil lamang si Misha sa kaniyang sarili. Ayaw munang makipagtalo ni Misha sa amo na ubod ng kasungitan. Tahimik na pinulot ni Misha isa-isa ang mga damit at mga kumot, saka inilagay sa bakanteng planggana. Hindi umimik si Misha. Hinayaan na lamang ni Misha si Alki na nagsasalita laban sa kanya, hanggang sa natumba ang dalaga at nawala ng malay. Mabilis naman na dinaluhan ni Alki si Misha sa kabinuhat at dinala sa silid. Nang mailapag ni Alki si Misha sa kama, mabilis na tinawag ni Alki si Yaya Taling. Anong nangyari sa kanya, Alki?
Nag-aalalang tanong ng matandang si Yaya Taling. Matagal bago sumagot si Alki. Nakatitig lamang si Alki sa mukha ni Misha. Dahil basang-basa ang dalaga, ay binihisan muna ni Yaya Taling si Misha kahit pa nasa loob ng silid ang si Alki. Tumalikod naman ang binata habang tinatanggal ni Yaya Taling ang basang damit ni Misha. I don't know, Yaya. Bigla na lang siyang nag-collapse. Sagot ni Alki habang hindi tinatanggal ni Alki ang mga titig kay Misha. Tapos nang bihisa ni Yaya Taling si Misha. Nakaramdam din ng pag-aalala ang binata sa dalaga kaya hinintay ni Alki si Misha hanggang sa magising ito. Nalipasan na naman siguro si Misha dahil kape lang kasi ang iniinom sa umaga. Sambit ni Yaya Taling. What? Hindi ba siya kumakain ng breakfast? Gulat na tanong ng binata sa kaniyang yaya. Naku iho, kung alam mo lang, kape lang ng kape si Misha, hindi kumakain ng kanin. Sumbong pa ni Yaya Taling kay Alki. Tumingin si Alki sa walang malay na dalaga. Tumayo si Alki mula sa kanyang kinauupuan at lumapit sa kama ni Misha. Pinakatitigan ni Alki ng mabuti ang mukha ng dalaga. Itapon mo lahat ng kape, Yaya. Kapag gising na si Misha, ay bigyan mo ng pagkain. Painumin mo ng gatas. Tugon ni Alki. Lumabas si Yaya Taling sa silid ni Misha upang kumuha ng pagkain. Naiwan si Alki sa loob ng kwarto ng dalaga at saka pinakatitigan ang mukha ni Misha. Bakit ako nakakaramdam ng pag-aalala sa iyong babae ka? Wika ni Alki sa dalagang walang malay. Bahagya namang gumalaw si Misha at dahan-dahan ay minulat ang kaniyang mga mata. Kaagad na dumako ang tingin ni Misha sa mukha ni Alki. Nagkatitigan pa silang dalawa. Pero si Misha ang unang nagbaba ng tingin. Babangon na sana si Misha ngunit pinigilan siya ni Alki. Huwag ka munang bumangon. Hintayin mo si Yaya Taling. Utos ni Alki. Nagtataka naman si Misha kung bakit napunta si Misha sa kaniyang silid. Gayong nasa laundry area naman ang dalaga kanina. Anong nangyari sa akin, antipatiko ka? Anong ginawa mo? Sinilip ni Misha ang kaniyang sarili sa ilalim ng kumot. Nanlaki ang mga mata ni Misha nang makitang iba na ang suot niya. Matalim na tumingin si Misha sa binata. Anong ginawa mo sa akin, Alki? Sigaw ng dalaga. Huwag kang assuming. Hindi kita type para pagsamantalahan ko. Nagsisimula na naman ang kanilang bangayan pero natigil din iyon kaagad nang biglang bumukas ang pinto. At iniluwa nito si Yaya Taling na may dalang tray ng pagkain. Nang tuluyan nang makapasok si Yaya Taling ay lumabas na si Alki sa silid ng dalaga. Simula ng araw na iyon ay hindi na nakikita ni Misha ang binata. Tatlong linggo na rin ang nakalipas. Hindi malaman ni Misha ang kaniyang sarili kung bakit hinahanap ng kaniyang puso ang presensya ni Alki. Namimiss ni Misha ang binata pero hindi lang naman ito maamin ni Misha sa kaniyang sarili. Nahihiya namang magtanong si Misha kay Yaya Taling kung nasaan si Alki. Hindi rin makalapit si Misha kay Edgar dahil pinagbawalan siya ni Alki na lumapit sa personal driver nito. Malapit nang umili si Misha sa mansyon ng binata pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita si Alki kay Misha. Bayad na rin si Misha sa kaniyang utang ngunit hindi pwedeng umalis si Misha hanggat walang sinasabi ang binata. Paano naman si Misha makakaalis sa mansyon gayong hindi na nagpapakita si Alki sa kanya? Samantala, sobrang abala ni Alki sa pamamahala sa kaniyang negosyo. Halos wala nang tulog si Alki. Hindi na rin siya umuwi sa kaniyang mansyon. Mas minabuti ni Alki na sa office muna mamalagi. Habang busy sa pagliligpit si Alki, ay bigla itong napatingin sa kaniyang kalendaryo. Malapit na palang umalis si Misha sa mansyon ni Alki ngunit parang biglang nakaramdam ng lungkot sa kaniyang puso si Alki. Ngunit walang karapatan na pigilan ni Alki ang dalagang si Misha dahil tapos naman na ito sa kaniyang bayarin. Wala nang utang si Misha kay Alki. Kaya malaya na si Misha na umalis sa puder ni Alki. Pero si Misha ay naghihintay sa pag-uwi ni Alki upang makapagpaalam ng maayos. Kahit na laging nag-aaway sina Alki at Misha, ay malaki pa rin ang respeto ni Misha sa binatang si Alki. Simula nang mapunta si Misha kay Alki, ay nagbago ang pakikitungo ni Alki sa kaniyang mga empleyado. Hindi na nagsusungit ang si Alki. Halos nakikipagsabayan na rin si Alki sa pakikipagbiruan sa kaniyang mga employee. Pero bakit pagdating kay Misha ay masungit pa rin ang binata? Totoo ba ang kasabihan, the more you hate, the more you love? Seryoso ang mukha ni Alki habang nakatuon sa kaniyang laptop. Hindi na malaya ni Alki ang pagpasok ng kaniyang sekretarya. May dala itong pagkain. Sir, may nagpadala po sa inyo ng pagkain. Wika ni Abby sa kaniyang boss na si Alki.
Hindi man lang nilingon ng binata si Abby. Pakilagay na lang dyan, Abby. Saad ni Alki, ngunit hindi man lang nakatingin kay Abby. Nasa laptop pa rin ang mga mata ni Alki nakatuon. Hindi mo man lang ba alamin kung kanino galing ang pagkain? Tanong ni Abby kay Alki. Nag-angat ng tingin ang binata, saka ngumiti sa kanyang sekretarya. No need. I knew it already. Nakangiting wika ni Alki. Wow, manguhula kayo pala, sir. Alam mo kagad na kay Scarlett galing itong pagkain. Nakangiting sambit ni Abby sa kaniyang Sir Alki. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Alki nang malaman ni Alki na kay Scarlett galing ang mga pagkain. Ang buong akala ni Alki ay si Misha ang nagpadala niyon. Ngunit namigo si Alki nang malamang hindi galing kay Misha ang mga iyon. Kung kaya't ibinigay na lamang ito ni Alki kay Abby. Si Scarlett ang ex-girlfriend ni Alki. Kaya lang iniwan si Alki ni Scarlett at sumama sa ibang lalaki. Si Scarlett rin ang dahilan kung bakit nagiging cold-hearted si Alki. Hindi ako nagugutom, Abby. Kaya kainin mo na yan. Walang ganang sabi ni Alki. Mas gusto kasing kainin ni Alki ang nilutong pagkain ni Misha. Namimiss na ni Alki ang luto ni Misha. Chapter 9. Umuwi si Alki sa kaniyang mansyon nang hindi na ni Alki naabutan si Misha. Isang linggo na palang wala si Misha sa mansyon ni Alki. Hindi man lang hinintay ni Misha si Alki. Pero kung hinintay ba ni Alki si Misha, magiging maayos ba silang dalawa? O baka naman mauwi lang sa bangayan ang lahat? Yaya, bakit niyo hinayaang umalis si Misha na wala ako? Malungkot na tanong ni Alki sa Yaya taling niya. Alki, hinihintay ka ni Misha kung kailan ka babalik. Kahit wala namang sinabi sa akin si Misha, ngunit ramdam ko si Misha na hinihintay ka niya. Paliwanag ni Yaya taling kay Alki. Patid ni Yaya taling kung ano ang tunay na nararamdaman ni Misha kay Alki. Kaya alam ni Yaya taling kung bakit hindi na hinintay ni Misha ang si Alki. Bakit hindi ka man lang tumawag upang sabihin kay Misha na maghintay siya sa pag-uwi mo? Tanong ni Yaya taling kay Alki. I forgot, Yaya. Tipid na sagot ni Alki. Pero ang totoo niyon ay natotorpe si Alki kay Misha, kaya minabuti ni Alki na hindi na lang tumawag. Nakalimutan ba talaga o ayaw mo lang dahil natotorpe ka o takot kang mahulog ang loob mo kay Misha? Alki, matanda na ako at kilalang kilala na kita simula pagkabata mo. Kahit ikaila mo pa, pero nakikita ko ang kislap sa iyong mata na nainlove ka kay Misha. Tama ba ako? Litanya ni Yaya taling sa kaniyang alaga na si Alki. Napabuntong hininga si Alki, saka sumandal sa couch. Hindi man lang si Alki makatingin ng diretso sa kaniyang Yaya taling. Ayaw kasi na makita ng matanda ang katotohanan. Katotohanan na mahal na ni Alki si Misha, ngunit hindi man lang iyon maamin ni Alki sa kaniyang sarili. Hindi ko alam kung totoo ba itong nararamdaman ko sa kanya, Yaya. He said, habang nakatingin sa kisame. Alam ni Yaya taling na pareho na may gusto sa isa't isa sina Alki at Misha. Subalit hindi nila ito maamin sa kanilang sarili dahil kapwa nangangamba sina Alki at Misha. Muling bumalik si Misha sa paglalako nang makabalik si Misha sa kanilang bahay. Nagkaayos na rin sila ni Misha at Yesha. At kaagapay ni Misha ngayon sa paggawa ng mga kakanin. Kailangan nilang magsipag dahil malapit na ang kabuwanan ni Yesha. Dapat din ay makaipon sila ng malaking pera baka sakaling mauwi sa sasaryan ang pagbubuntis ng kapatid ni Misha. Ate, pasensya ka na ha. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana mapunta sa bahay ng Alki Quintos na yun. Na dahil sa frustration mo sa akin, kaya mo nagawang batuhin ang kotse niya. Wika ni Yesha. Walang tigil sa paghingi ng pasensya si Yesha kay Misha. Kinuwento kasi ni Misha sa kaniyang kapatid at inay ang nangyari kay Misha kung bakit napunta siya kay Alki. Walang itinago si Misha pati ang pagsungit ni Alki sa kanya ay sinabi niya sa kaniyang pamilya. Hayaan mo na, bunso. Nangyari na yun. Ang mahalaga, nandito na ako ulit. Kasama na ninyo ulit ako ni inay at ang magiging baby mo na magiging pamangkin ko. Nakangiting wika ni Misha. Salamat sa tulong mo, ate. Niyakap ni Yesha ang kaniyang ate at ipinaramdam ni Yesha kung gaano niya kamahal ang kaniyang ate. Matitiis pa kita, bunso. Siyempre, sumama talaga ang loob ko sa'yo. Pero nangyari na ang lahat. Kalimutan na natin yun. Tugon naman ni Misha. Thank you sa pag-iintindi, ate ko. Sambit ni Yesha. Abot langit naman ang nadaramang saya ni Aling Melba
nang makita ang kaniyang mga anak na magkasundo. Walang pagsidlan ang saya ni Aling Melba, kaya lumapit siya sa dalawa niyang anak at nakisali na rin sa yakapan ng magkapatid. Gusto kong pag-aralin kang muli. Pagkapanganak mo, ako na ang bahala mag-alaga sa magiging pamangkin ko. Magsisikap ako para sa inyo at sa ating pamilya, madamdaming sa ad ni Misha. Napakaswerte ko at nagkaroon ako ng isang anak na katulad mo, Misha. Napaka-responsible mo. Mangiyak-ngiyak na wika ni Aling Melba. Inay, responsibilidad ko ho kayo. Dahil ako ho ang inyong panganay na anak. Hanggat kaya ko kayong itaguyod, ay gagawin ko ang lahat. Maluhaluhang tugon ni Misha kay Aling Melba. Niyakap ng mahigpit ni Aling Melba si Misha. Tanda ng pasasalamat ni Aling Melba kay Misha. Breadwinner kung tawagin si Misha. Kahit magkanda kuba-kuba na si Misha sa paghahanap buhay, ay baliwala lamang iyon kay Misha. Ang mahalaga ay mapakain at masustentuhan ni Misha ang kaniyang pamilya, lalo pat madadagdagan na sila ngayon. Nang sumunod na araw, ay muling naglako ng paninda si Misha. Bumalik si Misha sa dati niyang ginagawa. Dalawang buwan lang naman si Misha na tumira kay Alki, kaya walang nagbago sa kanya. Siya pa rin yun, si Misha Tan. Habang naglalakad si Misha sa daan, ay napahinto si Misha sa isang butik. May nakita kasi si Misha na mga damit pang sanggol. Pumasok si Misha sa butik upang tumingin sa mga damit na iyon. Ngunit hindi pa man nakarating sa kaniyang pakay si Misha, ay nakita kagad niya si Alki. May kasamang babae, maganda at sexy. Walang-wala si Misha sa kalingkingan ng babae. Ano ba naman ang laban ni Misha doon? Mahirap lang si Misha at walang maayos na kagamitan. Nagtama ang mga mata ni na Alki at Misha. Kita sa mga mata ni Misha ang tuwa at pananabik. Subalit napalitan din kaagad ng lungkot nang mapadako ang kaniyang mata sa magandang babae. Nakasama ni Alki. Parang tinusok ng milyong-milyong karayom ang puso ni Misha. Nasaktan si Misha sa kaniyang nakita. Kahit alam ni Misha sa kaniyang sarili na wala silang ugnayan ni Alki. Sino ba naman si Misha para magustuhan ni Alki? Isa lang naman siyang ordinaryong babae. Hindi kagandahan at wala pang natapos sa buhay. Mahirap lamang si Misha at imposibleng magugustuhan ni Alki. Nanunubig ang mga mata ni Misha, kaya dali-daling lumabas si Misha sa butik dala ang kaniyang bilao. Halos madapa na si Misha sa kaniyang kamamadali, makaiwas lamang kay Alki. Sino ba naman tayo self para magustuhan ng isang Alki Quintos? Ang pangit ko pa. Mahirap lang. At higit sa lahat, hindi pa degree holder. Umiiyak na wika ni Misha sa kaniyang sarili. Chapter 9. Wala sa sarili na umuwi si Misha sa kanilang bahay. Mabigat ang kalooban ni Misha dahil sa kaniyang nakita kanina. Ikinadurog ng puso ni Misha ang nakita niya na may kasamang iba si Arky. Bakit nga ba nagsiselo si Misha? In the first place, wala silang label ni Alki. Para magselo si Misha nang ganun. Ngunit nasaktan si Misha sa kaniyang nakita dahil mahal na ni Misha si Alki. O anak, nariyan ka na pala. Ang aga mo namang umuwi, tanong ni Aling Melba. Parang walang narinig si Misha. Nakatanaw lamang sa bintana si Misha habang tulala. Ayos ka lang ba anak? Bakit parang matamlay ka? May masakit ba sa'yo? Tanong ulit ni Aling Melba kay Misha. Nagulantang naman si Misha nang hawakan ni Aling Melba ang noon ni Misha upang alamin kung nilalagnat ba ang kaniyang anak. Ano ka mo, Nay? Nauutal na tanong ni Misha kay Aling Melba. Bakit parang wala ka sa sarili mo? Nagugutom ka ba, anak? Nag-aalala na si Aling Melba kay Misha. Hindi kasi sanay na makita ni Aling Melba ang kaniyang anak na ganito ang inaakto. Pagod lang ho siguro ako, Inay. Gusto ko na magpahinga. Walang ganang tura ni Misha sa kaniyang ina. Tumayo na si Misha at nagtungo sa kaniyang maliit na silid. Sinundan lamang ng tingin ni Aling Melba ang kaniyang anak. O siya, sagot ni Aling Melba. Isang malakas na katok ang nagpagising kay Misha. Nakatulog pala si Misha sa kaiisip kay Alki. Pumangon si Misha at binuksan ang pintuan. Kakain na tayo, ate. Wika ni Iesha. Tamang-tama dahil nagugutom na rin si Misha. Wala kasing tinanghalian si Misha. Nawalan din siya ng gana. Susunod na ako, bunso.
Wika nito sa paos na boses. Hindi naman nakaligtas sa paningin ni Yesha ang pumumugto ng mata ni Misha. Walang idea si Yesha kung bakit umiyak si Misha. Nagtataka naman sina Aling Melba at Yesha kung bakit umiyak si Misha. Kaya hinintay nila ito sa hapag upang malaman nila kung ano ba talaga ang totoo na nangyari kay Misha. Maya-maya pa ay sumunod na si Misha sa hapag. Wala itong imik sa kanyang kaharap kaya kinalabit ni Yesha ang kanyang ina upang tanungin ang ate Misha niya. Anak, may dapat ba kaming malaman? Panimula ni Aling Melba. Oo nga ate, napansin ko kasi na umiyak ka. Namumugto pa yung mata mo. Turan sa kanya ni Yesha. Napalunok si Misha sa kaniyang laway. Itinigil muna niya ang pagsasandok ng kanin. Bago pa man makasagot si Misha ay muling nanubig ang kaniyang mga mata. Hindi mapigilan ni Misha ang mga luhang nagbabadya. Ate, sabihin mo, si Alki ba? Tanong ni Yesha. Dahan-dahang tumango si Misha bilang pagsang-ayon. Ano na naman ang ginawa sa'yo ng lalaking yun? Kunot noong tanong ng kapatid ni Misha. Wala siyang ginawa. Nakita ko si Alki kanina. May kasamang ibang babae. Marahil, girlfriend ni Alki yun. Wika ni Misha. Wala nang pakialam si Misha kung ano ang sasabihin ng kaniyang inay. Gusto lamang ilabas ni Misha ang kaniyang saloobin kung bakit nagkaganoon si Misha. Oh my gosh, you're jealous. Biglang sambit ni Yesha na mukhang kinikilig pa. Humagalpak ng tawa si Yesha. Pinagtatawa na ni Yesha ang kaniyang ate Misha. Napakunot noon naman si Misha habang nakatingin sa kaniyang bunsong kapatid. So nung nakakatawa? At saka, hindi ako nagsiselos no? Pagtataray at pagdedenay ni Misha sa kaniyang bunsong kapatid. In love ka na ate. In love ka kay Alki. Oh my, I can't believe it. Na in love ka na. Ate Yesha, in love ka. Saka obvious naman na nagsiselos ka eh. Hindi ka naman ganyan. Ni Tanya, ni Yesha. Napakamot na lamang si Aling Melba sa kaniyang ulo. Akala ni Aling Melba kung napaano na ang kaniyang anak. Normal lang yan anak. Malay mo, kayo talaga ni Alki ang para sa isa't isa. Wika ni Aling Melba. Umaasa naman si Misha na magkatotoo ang sinabi ng kaniyang ina. Kahit na imposibleng mangyari yun. Natapos ang kanilang hapuna na puno ng asaran at tuksuhan. Samantala, hindi naman mapakali si Alki nung araw na nagkita sila ni Misha ay gusto na sanang lapitan at yakapin ni Alki ang dalaga. Ngunit hindi nagawa ni Alki dahil kasama ni Alki ang dating nobyang si Scarlett na ngayon ay may balak pa na makipagbalikan kay Alki. Gustong-gustong puntahan ni Alki si Misha upang formal na makaharap ni Alki si Aling Melba at Yesha. Hindi naman tutol ang mga magulang ni Alki. Sa katunayan ay gusto pa ni Don Anton at Doña Teresa si Misha para sa kanilang unika iho na si Alki. Lakas loob nga ang pinuntahan ni Alki si Misha sa bahay nito. Subalit nabigo si Alki. Dahil hindi naabutan ni Alki si Misha sa kanilang bahay. Naglalako pa ang dalaga ng kaniyang paninda para may pambili ng ulam. Mainit naman na tinanggap ni Aling Melba ang binata. Sa katunayan ay nahihiya pa si Aling Melba dahil maliit lamang ang kanilang bahay. Naku iho, pasensya ka na sa bahay namin. Paghingi ng pasensya ni Aling Melba kay Alki. Halos kasi hindi magkasya si Alki sa pintuan nila. Natatawa namang pinagmasda ni Yesha ang manliligaw ng kaniyang ate habang pinagkasya ang sarili sa maliit na upuan na kawayan. Pagdating ni Misha sa kanilang bahay ay nagulat siya nang maabutan ni Misha si Alki na parenteng nakaupo sa maliit nilang upuan. Alki? Sambit ni Misha sa pangalan ng binata. Mabilis namang tumayo si Alki at tinulungang maibaba ang bilao ng dalaga. Gusto na sanang yakapin ni Alki si Misha subalit nag-aalangan pa ang binata. Anong ginagawa mo rito sa amin? Tanong ulit ni Misha kay Alki na titig na titig sa mukha ni Misha. I missed you so bad, Misha. And I'm sorry for being rude to you. Biglang niyakap ni Alki si Misha nang mahigpit. Parang naestatwa si Misha dahil hindi na makagalaw dahil sa sobrang higpit ng yakap ni Alki sa kanya. Hindi ako makahinga, Alki. Reklamo ni Misha kay Alki. Natatawa namang kumawala si Alki nang yakap kay Misha. Saka hinagkan sa noo ang dalaga. Ang akala ni Misha ay wala nang kasunod na halik ngunit nagulat si Misha nang lumapat ang labi ni Alki sa labi niya. Nahihiyang tumingin si Misha kay Alki.
nang maghiwalay ang kanilang labi ni Alki. Nandito ako para ligawan kami siya. Nagpaalam na ako sa nanay mo. Wala nang paligoy-ligoy na sabi ng binata. Ayaw na ang tagalan ni Alki ang panliligaw sa dalaga. Gusto na kaagad na maging kasintahan ni Alki si Misha. Paano na yung baba? Hindi na naituloy ni Misha ang naisabihin dahil pinigilan na siya ni Alki. Si Scarlett ba? She's nothing to me. Wika ni Alki at hinawakan ang kamay ni Misha. Tsaka balita ko, nagselos ka raw? Panunuksong tanong ni Alki kay Misha. Ngunit biglang namula ang mukha ni Misha, hindi akalain ni Misha na ibubuko siya ng kaniyang bunsong kapatid na si Yesha. Ano? Sino naman nagsabi sa iyong nagsiselos ako, Ober? Tanong ni Misha kay Alki. Talagang nagde-deny pa si Misha. Sino pa? E di ako. Biglang sabat ni Yesha nang lumabas ang kaniyang kapatid mula sa silid upang maghanda ng kanilang merienda. Tiyak na nagugutom na si Alki dahil 2 oras na itong naghihintay kay Misha. Masaya silang kumakain. Maayos na rin sina Alki at Misha. Nasabi na rin ni Alki ang tunay na nararamdaman niya para kay Misha. Ganon din si Misha. Inamin rin ni Misha kung gaano niya kamahal si Alki. Ngayon ang araw ng kanilang pinakahihintay. Sa isang resort na pag-aari ni Alki, ginanap ang kasal ni na Alki at Misha. Simple lang pero napaka-elegante. Hindi rin gaano karami ang mga tao. Halos kamag-anak lamang ng dalaga at binata ang dumalo. Kasama na ang kanilang mga sponsors. Hindi makapaniwala si Misha na ikinakasal na si Misha ngayon sa isang lalaking palagi niyang nakakaaway at kabangayan noon. Ilang minuto na lamang ay ganap na silang mag-asawa. Pagkatapos ng kanilang kasal ay nagsiuwian na rin ang mga bisita. Sina Alki at Misha na lamang ang naiwan sa resort. Dito na rin sila mag-honeymoon. Hindi maipaliwanag ni Misha ang kaba na kaniyang nararamdaman. Nasa isang silid na sila Alki. Nangangatog ang kaniyang tuhod habang papalapit sa kama. Are you okay? Bakit parang kinakabahan ka? Tanong ni Alki kay Misha na ngayon ay kanya ng asawa. Ha? Eh, hindi ah. Pagdidinay ni Misha. Don't worry. I'll be gentle. Bulong ni Alki sa punong tainga ng kaniyang asawa. Kinabig ni Alki si Misha palapit sa kanya. Matama na pinagkatitiga ni Alki si Misha. Sa kadahan-dahan na inilapit ni Alki ang kaniyang mukha kay Misha. Sa kamapusok na hinalikan, pinagsaluhan nila ang special na gabi ng kanilang buhay. Nang sumunod na linggo, ay lumipad na papuntang Switzerland ang bagong mag-asawa. Doon na sila namuhay ng matiwasay kasama ang kanilang magiging anak. Buntis ngayon si Misha. Gusto ni Alki na sa ibang bansa muna sila titira doon. Na rin, manganganak si Misha. Kasama nila sa kanilang pag-alis si Yaya Taling. Sa kabilang banda, sina Yesha at Aling Melba naman ang pinag-iwanan ni Alki sa kanilang bahay. Muli namang bumalik sa kaniyang pag-aaral si Yesha pagkatapos niyang manganak. Nangako kasi si Misha na pag-aaralin niya si Yesha kahit pa mag-asawa na sila ni Alki. Lumipas ang 1 taon. Muling bumalik sa Pilipinas sina Alki at Misha kasama ang kambal nilang anak. Walang pagsidlan ang saya na nararamdaman ni Aling Melba dahil nagkakasama na naman sila ng kaniyang mga anak at mga apo. Si Yesha naman ay patapos na sa kaniyang pag-aaral at ikakasal na rin sa lalaking ama ng kaniyang anak. Muling tinanggap ni Yesha si Jade, alang-alang sa kanilang anak. Ngayon ay ikakasal na rin si Yesha at Jade. Masayang masaya ang kanilang buong pamilya dahil magkakasama na rin sila. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa itsura o estado ng buhay. If you really love someone, gagawin mo ang lahat makuha mo lang ang isang bagay na ninanais mo. And sometimes, life is like a book. Some chapters are sad, some are exciting. But if you never turn the page, you will never know what the next chapter holds.